araw mga kasityo. So for today's video, mag-unboxing tayo. So ang i-unbox natin mga kasityo ay isang power tool na napaka-importante at napakahalaga sa pag-woodworking. So bali itong power tool na ito mga kasityo ay ipinadala sa atin ng Power Mark. So yung Power Mark mga kasityo ay isa siyang one-stop store ng mga power tools. So, halos lahat ng power tools na kakailanganin mo ay meron sila. So meron silang branch sa Manila, meron din silang branch sa Laguna, at meron silang bubuksang branch sa Batangas. So yung link ng kanilang store ay ilalagay ko sa description box. So paki-like na rin at paki-follow yung kanilang Facebook page. So maraming maraming salamat mga kasityo kung malalike nyo at saka inyong ma-follow yung kanilang page. So tara guys, umpisahan na natin ang ating pag-unbox nitong ating pinadala ng Power Mark na power tool sa atin. So ito, unbox na nga natin. So bali ito mga kasityo yung pinadala nilang item sa atin. So ayan, atin ang bubuksan. So pinadalahan nila tayo mga kasityo ng jigsaw. Yan, Makita 4327M na jigsaw. Yan. So bali mga kasityo, first time nating magkakaroon ng jigsaw. So maraming maraming salamat sa Power Mark at pinadalhan tayo ng jigsaw, ano. So ayun nga, i-unbox na natin. Ayan. Yun. Ayos. Ito yung unit. Tapos, tingnan natin yung manual. Ayan. Tapos, siguro ito yung warranty card. Oo, warranty card nga yung shop niya. May resibo, ayan. May resibo. Tapos, wala yatang kasamang blade. So, yun. May kasamang blade. Akala ko walang kasamang blade. Ayun. So may kasama naman pala siyang blade, akala kung hindi natin magagamit eh. So ayan. So bali ulitin ko yung laman ng box. Ay, may kasama siyang ito yung manual. May kasama siyang resibo at saka warranty card. May kasama rin siyang blade. Ayan. So dito mga kasityo sa unit niya ay may kasamang Allen wrench. Ayan. Sa pagkakabit siguro to ng blade dito. Ayan. So, tingnan muna natin ng konti. So, ito yung knob niya. Pipindutin siya, tapos pipindutin niyo to para continuous yung kanyang pag-anda. So, pindutin niyo na to para mawala. So, meron din siya mga kasit yung variable speed. Ayan. Kung makikita niyo, meron siyang variable speed. Tapos, I think ito ay cover. Ayan. May cover nga siya. Para siguro hindi matalsik sa ating mga mata yung dust. Yan. So may 45 degree din siguro to. Tingnan nga natin kung mayroong 45 degree. Ah, meron nga. Yun. Tapos saka mo siya hihigpitan pag gusto mo ng 45 degree. Ayan. So nakalagay naman dito mga kasityo kung ilang degree. Ayan. Narito yung mga nakasulat. Yung kung anong degree yung gusto mo. So meron siyang 15, 30, 45. Yan. So, ito yung 45. So, lagay na natin siya sa 0. Yan. Lagay na lang natin siya sa 0. Yan. Kita natin. Yan. So, ayun. Meron siyang dust collector dito. Yan. Pwede natin salpakan ng vacuum para sa kanyang mga dust. So, ayan. So, try natin mga kasityo, ikabit yung blade. Yun. So, nakalis na natin. Ayan. So, kakabit natin yung blade niya. So, ayan. Ayan. Siguro okay na yan. Yun. Try natin. Try natin yung kanyang pagbinuhay. So, sukatin muna natin kung gano'ng kahaba itong kanyang cord. Natin, metrohan natin. 192. So, almost 2 meters yung kanyang cord, power cord. So, try natin saksak.
Try natin buhayin, mga kasito. First time kong magpipindot ng trigger ng jigsaw. So, yan. Maganda yung tunog niya, mga kasito. Smooth. Yan. Maganda yung tunog niya, mga kasito. Smooth. So, hindi pa ako nakakagamit talaga, mga kasito, ng jigsaw. First time ko lang makahawak at first time ko rin makapindot ng trigger ng jigsaw. So, meron siyang variable speed. Try natin pag sa number 1 lang. Ayun, mabagal yung number 1 kung makikita nyo. Try natin na number 2. Yan. So, ito, the more na data sa ating number, natabilis din siya. So, gagawin natin mga ngayon, mga kasityo, ay try natin magputol at try natin itong ating jigsaw. So, bali mga kasityo, ito yung muna yung ating gagawin demo. So, mag-try muna tayo mga kasityo ng isang straight cut kung maganda pa pang straight cut itong jigsaw. So, kung ako yung tatanungin nyo mga kasityo, okay din naman yung cut niya. Hindi lang ganun katuwid, pero at least straight din siya na hindi naman siya perfect na perfect. So may agwat siyang konti sa gitna. Ayan, makikita nyo. May konti siyang gap dito. So mag-try naman tayo ngayon mga kasityo ng mga curve cuts. Bali mga kasityo, nag-drawing ako dito ng isang curve. So tatry lang natin kung masusundan natin to. So first time kong mag- curve cut. Alisin natin. So kung makikita nyo mga kasityo, hindi pa talaga ganun ka, hindi ko masundan yung mga guhit kasi nga unang-una first time ko lang talagang gumamit, so kailangan ko pa siyang practicein kung paano talaga yung tamang pagkakat ng mga curve. So ayun nga mga kasityo, at natapos na nating i-unboxing at natapos na rin nating i-testing itong ating Makita jigsaw na galing sa PowerMark. So kailangan ko pa talaga siya mga kasityo nga practicein kasi yung sa pagkakakat ng curve ay hindi ko na perfect yung guhit na ginawa ko. So napapag-aralan naman yan kung paano yan na gamitin ng tama. Ulitin ko mga kasityo, maraming salamat nga pala sa PowerMark sa pagpapadala nitong jigsaw. At alam ko makakatulong to sa ating mga gagawin susunod na project. So kung hindi ka pa nakakapag-like at nakakapag-follow sa kanilang Facebook page, so nasa description box yung kanilang link ng kanilang store. So kung gusto mong bumili ng mga power tools, so marami kang pamimilian sa kanilang store. So hanggang dito na lang mga kasityo itong ating ginawang video. So I hope nagustuhan nyo at marami pa kaming pagkasamahan ng jigsaw ito sa ating mga susunod na project. So kung nagustuhan mo itong video ito, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga in-upload na video. So, ganun lang guys. Maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat. God bless.